Mga idol at kabayan, breaking news! China, di alam ang gagawin. Nagulat sa Amerika dahil for the first time dumaan ang carrier strike group 9 ng Amerika malapit sa panatag Oscar Borosol, aircraft carrier ng Amerika at mga fighter jets. Kasama ang iba pang mga barkong pandigma ng Estados Unidos naglayag sa West Philippine Sea. Kita sa aktual na video na dala ng USS Theodore Roosevelt nuclear aircraft carrier ang napakadaming FA-18 fighter jets nito. Kita naman ng mga observer ang tuloy na pagdating ng mga F-16 multirole fighter, eroplanong mandirigma ng Amerika sa Pilipinas. Aba, balikatan military exercise 2024 ng Pilipinas at Amerika nagsimula na. As the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, I officially declare the Philippines-United States Exercise Balikatan 39-2024 open, effective today. China, nagmumukhang kawawa sa social media, nanawagan sa Pilipinas at Amerika na huwag gawing military zone ang South China Sea. Barkong pandigma ng France, Theodore Roosevelt Carrier Strike Group 9 muling bumalik sa West Philippine Sea. Ginulat ng Amerika ang China dahil sa mismong panatag Oscar Borosol. Dumaan ang mga barkong pandigma ng Amerika ayon sa larawang kuha ng satellite na ibinahagi mismo ng think tank ng China. Isa lang nais ipahiwatig ng Amerika sa China. Back off ang panatag Shoal ay sa Pilipinas, hindi sa China. Pabor ba kayo mga kabayan sa patuloy na pagpapatrol ng mga barkong pandigma ng Amerika sa South China Sea at West Philippine Sea bago magsimula ang balikatan 2024. Nito ay 19 ng Abril taong kasalukuyan na ispata ng mga observer na ang Theodore Roosevelt Carrier Strike Group 9 ay naglalayag sa karagatang sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang USS Theodore Roosevelt CVN-71, isang nuclear aircraft carrier, ay nasa di kalayuan ng Subic Bay sa Pilipinas. Kita nga sa isang video na ibinahagi ng source ang paglalayag ng isa sa pinakamalakas at pinakamalaking aircraft carrier ng Amerika. Dala ang napakaraming F-18 Super Hornets fighter jets ng US Navy na handang tumugon sa anumang banta kapag kinailangan. Kinumpirma din ng Department of Defense ng Amerika na ang Theodore Roosevelt Carrier Strike Group 9 ay nasa South China Sea na nga. Sa katunayan, ipinakita nito ang mga larawan ng paglipad ng mga F-18F Super Hornet na may call sign Black Knights bilang kabahagi ng Strike Fighter Squadron. Ayon naman sa isang source, nakuhaan ito ng aktual na video ang patuloy na pagdating ng mga F-16 fighter jets sa Pilipinas. Kakatapos lang ng COP Thunder 24-1, ngunit tuloy pa rin ang pagsasanay militar ng Air Force ng Pilipinas at Amerika, katuwang ang mga F-16 multirole fighter. Those are two F-16s here at Clark Airport. Most probably US Air Force planes. Yep, two F-16s. There you go. Ayon sa US 7th Fleet, ang Theodore Roosevelt Carrier Strike Group 9 ay nagsasagawa ng routine operation sa lugar. Ang pag-deploy ng malakas na puwersang militar ng Amerika sa katubigan ng South China Sea at West Philippine Sea ay isang pagpapakita na sinisiguro ng Estados Unidos ang seguridad sa rehiyon, lalo't kakasimula pa lang ng Balikatan Exercise 2024, isang pagsasanay militar sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Malakas ang kutob ko mga kabayan. Nasasali ang Carrier Strike Group 9 sa mga gagawing maritime cell ng Amerika, Pilipinas, Australia at France upang ipakita sa People's Liberation Army Navy na huwag silang magkakamaling gumawa ng hakbang na ikasisira ng kapayapaan sa Rio. Dati, hindi natin maramdaman ang ganitong presensya ng puwersa ng Amerika sa mga katubigan ng Pilipinas. Pero dahil sa paulit-ulit na pangbubuli at pang-aapi ng China, muling ipinakita ng Estados Unidos na handa itong tumulong sa mga kalyado at partners nito anumang oras. Kinumpirma naman ng France ang pagdating ng kanilang barkong pandigma sa Pilipinas para sumali sa Balikatan Exercise 2024. China, umalma sa show of force na ipinapakita ng Amerika at Pilipinas. Nakakatawa itong China mga kabayan dahil mararamdaman mo sa kanila kung Pilipinas lang ang kanilang kaharap, ang tapang nila. Pero kapag nandyan na ang puwersa ng Amerika, doon na sila nagsisimulang magprotesta at nagmumukhang kawawa sa mainstream media. Nagsasagawa din ang China ng sarili nilang maritime drill para may ipakita lang. Pero ang mas sikat at mas tinututukan ng mga tao ngayon sa buong mundo ay ang nangyayari
mangyayaring Balikatan Exercise 2024. Hindi na pwedeng tawagin ng ibang bansa na underdog ang Pilipinas pagdating sa military power dahil sunod-sunod na ang pagdating ng mga missile system na binili pa ng Armed Forces of the Philippines sa iba't ibang bansa. Sa katunayan, ngayong Balikatan 2024, susubukan ng Armed Forces of the Philippines ang isa sa mga missile system nito na isinuplay ng Israel sa Pilipinas. Dalawang maritime militia vessel na ispatan 35 nautical mile ang layo sa kalupaan ng Palawan. Nang makita ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines, agad na nagpadala ito ng barko ng Philippine Coast Guard upang i-intercept ang mga barko ng China. Ngunit ang dalawang barko ay umalis na sa lugar. So were you also able to monitor the two Chinese maritime militia vessels that came as close as 30 nautical miles from the shores of Palawan? Were you also able to... Last Saturday, two maritime militia vessels left Mischief Reef. They lingered in the vicinity of Ayungin Shoal. They were monitored passing through Abad Santo Shoal. They traveled south-southeast towards Palawan. WESCOM and Naval Forces West were monitoring them, and WESCOM dispatched a Coast Guard vessel to intercept them. However, when the Coast Guard vessel got to their track, both ships were gone. Okay, Brian from TV5. Sir, you mentioned na yung PLA walang increase, yung China Coast Guard walang increase. What do you think, sir? Bakit of all the vessels na meron sila, yung pang Chinese Maritime Militia, which is, as we all know, presenting themselves as civilian, and then meron tayong military exercise na andun naman yung sama-sama naman yung mga warships natin. So. I don't want to speculate on the reason for the increase. Again, I mentioned for the PLA Navy and the Coast Guard, it is any numbers that they project into our EEZ is within the strength of the South China fleet. Also, the maritime militia are within the strength of the maritime militia in the South China Sea. There are times we monitor up to 250 to 300 of them. But this particular increase is not normal. On the reason why, I can only say it coincides with Balikatan. For whatever reason, I don't want to speculate. Have we anticipated yung increase na to? Kasi sinasabi naman na sa last press con yesterday na we expected yung Chinese presence na they will be showing up. But ito nga, Chinese Maritime Militia. And do you think, sir, possible ba na may mga gawin din silang activities? I don't expect them to do anything illegal because of the presence of foreign warships. Okay, thank you, Brian. Any other questions? Yes, sir, at the back. Kim Salinas, sir, from A to Z. So, sir, sabi niyo kanina, very constant yung pagdami nila. It's quite alarming po ba from the team of the armed forces natin sa Philippines? It's not alarming. We just monitor the increase. Iba naman yung alarming. Bagamat sabi rin kahapon ni ng Coast Guard, they are ready na andun anytime na may manggulo during the Balikatan, andun sila para to secure the place. In connection ba ito dun, sir, sa pagdami ng Chinese militia natin? We thank the Coast Guard for that. Laban Pinas!